Yan na guys, yan na si President Bongbong Marcos. Papunta na sa National Museum. Galing sila ng Malacanang. Ito na mga kababayan, si President Bongbong Marcos. BBM! We love you, BBM! Nice! Naka-presented si President, sir. Yes, yes, yes! Yes! Basta like and share and subscribe guys sa Jun Pangasinan mga kababayan. Okay, salamat sa Diyos. God bless us all. Ano school kayo sir? Ano school? Carlos L. Albert High School po. Ah, mga ilang taon na kayo sir? 16 po. Ayun. Ano? Saba. Saba. Nagising na, oh. Ito na yung mga kabataan na ano, nagising na sila. Saba! Nagising na yung mga kabataan dito. Go! May bagong sila, may bagong ang buhay, bagong masya, bagong galaw, sa bagong lipunan, at bago ang lahat. Ayun. Ito na yung mga kabataan, mga kababayan, no? At ating itakan, bagong lipunan. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, siya si Bongbong. Bagong Pilipinas. Thank you. Mabuhay pa, vlogger. Panalo na tayo! Mabuhay ang kapitan! Ngayong inauguration po ang inaasahan ng buong BBM youth ay ang patuloy na pagiging aktibo ng aming samahan, ang magandang kinabukasan na dala ng bagong administrasyon na papalit sa nakagisan natin na Administrasyong Duterte. Parehong may kamay na bakal at parehong magdadala ng magandang kaunlaran sa ating bansa. Bilang kabataan po, bagamat hindi pa kami voter ang karamihan dito, ang hinihiling po namin sa bagong pinuno ng ating bansa ay ang pagpapatibay, pagpapa-improve, pag-revitalize sa sektor ng edukasyon para sa direkta mo sa kanya. Pangulong BBM, isa pong mainit na pagbago. Kami po ay masugid din ng tagahanga magmula pa 2016, 2012, etc. BBM, kami po mga kabataan ay lubos na umaasa sa inyo na pagtitibayin ninyo ang sektor ng edukasyon na may malaking impact para sa aming mga kabataan. Hindi lang sa BBM youth, kundi para sa mga paslit, para sa bagong henerasyon. Dahil po ang para po sa amin, real talk po ito. Sa loob ng 36 na taon, ipinakita, ipinamalas, isinalaysay na ang mga Marcoses sa kanilang side ay puro masasama, etc. Wala pong history revisionism, wala pong history in denialism ang mangyayari. Bagkus, dadagdagan lang po natin ang kaalaman natin. Ito na ang panahon para marinig naman natin ang side ng mga Marcoses. Okay, I'm concerned like vision sa school na eskwela ha, opo, kasama na po yun. Sige, bilang
bilang kabataan ko na aktibo kami ang ginaw ang isasangguni ko po sa Pangulong Presidente. Sa Presidente ay ang pagdagdag ng mga eskwelahan nga po sa mga liblib na lugar alang at pati rin po sa mga probinsya. Yun po ang gusto namin i-prioritize para kahit papaano ay hindi sila na pag-iiwanan. Ngayong may pandemic pa, para po makasabay ang mga nasa laylayan na mga may hirap sa Olalon. Ito po, simula po 2016, ang BBM Youth Movement ay naitatag. Ang ginawa po namin ay kung tawagin ay social media empowerment. Ang bawat archipelago po, na ang bawat regional na nasa aking likod ay mula po sa iba't-ibang panig ng Pilipinas. Bagamat ang pandemic po ang naglimita sa amin na makapag-face-to-face na madalas, ang ginawa po namin na sandigan ay ang social media. Sa simple pong pagpo-post, sa simple pong pagpapabot ng message sa mga video, yan po ang aming ginawa. Yan po ang aming ginawa para kahit papano ay makisabay, sapagkat sabi nga po na ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan! Thank you po. Prince Acosta. BBM Youth! BBM Youth! BBM Youth! BBM Youth! Salamat po. BBM Youth! Bali po, membro kami ng Konseho ng National Council. Spokesperson po. Ang pagpunta ng mga vlogger sa Malacanang ay wala naman po tayong problema sapagkat bubuksan nyo lang ang camera nyo at titignan nyo lang po ang pinaka-aktwal na nangyayari. At para po sa amin, hindi pa rin po mawawala ang nakagisa natin mga media gaya ng TV5, GMA7, ABS-CBN, SMNI, nandiyan pa rin po. Kumbaga, papaigtingin lang natin ang sabi nga nila, freedom of speech. Ano po? Sa interview pa ito? Ano po? Ay, ganun, ayun po. Ah, okay. Kasi ma-vlog. I'm sorry. Akala ko rin ang balik. Oo, okay po. Pagkayo rin po. Ano? Nasa isang taon po. Amin ko lang. Wala po ano dito, wala tayong bayan dito. Abunado pa po. Iba po, ilan kayo yung BBM Youth dito, Tol? Ilan kayo? Ilan ba tayo lahat dito? Ilan ba tayo lahat? Hindi pa po na ilan dito. Estimate, mga estimate, mga 50 plus. Ah, 50 plus. Galing saan? Pakay galing sa? Pwede bang panig po ng Pilipinas. Ah, okay. Ay, mga taga Mindanao rin po, mga lumayo pa. And then, basta iba-iba po kami chapters from different part of the Philippines. Yan, na itinatag noong 2016. Pati nga po pira namin, ginas ko namin sa pangampanya. Kung saan kami nakarating. Ultimo nga po, yung mga tulad ng Victory Party, kami po ang bumastok. Ultimo mo kami in quarter, kami po ang bumastok. Kaya hindi po namin iniyas sa inyo kung ano pang buwang budget, kung ano man po ang finance. At ang sa amin lang po, iniiling namin na magkaisa po tayo. Sana po, mahalin mo lahat ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay lahat ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Sir, naiyak po kayo sa inyong mentality, President Bongbong Marcos? May naiyak na po ako kasi po, simula chapel po, yung pong sinasabi sa akin na huwag daw po ako sumuporta kay BBM. Kaya naman po ako naiyak kasi po, sa naman po, hindi na magkatotoo yung pintang nila na like father, like son. Ako po, kahit pa paano po, hindi ko po pwede pagmalaki
na marami po akong kasamahan o ay tumutulong. Ang aking pinagmamalaki, ang aking pong panalangin. Ako po isa ring ustad na minsan ay yung aking mga panalangin ay tinatanggap po ng Panginoong Allah. Kaya po ako naiyak muli kasi po doon po sa mga pintag sa akin. Si Marcos daw, ang kadilanan kung bakit marami naman din ang Muslim. Kasama na po ang papa ko, pero sana naman po, magbago na po, wag na po like father, like son. Sana po, ulitin ko, mahalin mo, Presidente Bongbong Marcos, mahalin mo lahat. Kasi minahal ka namin. Isa rin po ako sa 31 million na sumuporta sa iyo. Ipinaglabang kita ng patayan. Alam mo ba kung bakit marami pong galit sa iyo? Pero pinaliwanag ko hanggat sa idinaan ko po sa pakiusap, sa paliwanag, lahat po. Ginamit ko po para pumahaling ka, lalo na po dito sa kinasakupan ng NCR na doon po ako na destino bilang NCR coordinator ng BPP. Inulit ko po, maraming salamat. Sana mahalin mo kami lahat. Yun na lang po. Maraming salamat, sir. Salamat po, sir. Salamat, sir. May signal po kayo, sir. Kaya, okay, sir, dito niyo po ako na po sa YouTube po. Salamat, sir. Anong pangalan niyo, sir? Anong pangalan niyo? Butch Pagalan. Ay, ito yung si Butch Pagalan. Ay, yan. Butch Pagalan. Okay, thank you, sir. Sherry. Sherry Pitt. Professionals ang mga nag-abroad nung araw. Hindi usang katulong nung araw. Nag-uso na lang nung umupo si Kore. Maraming inape. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, totoo pala yung sinasabi ng maraming inape nung time na... Marami talagang maraming inape nung panahon na ng Aquino. Ako, taga-Tarlac ako. Isa yung pinsang kong pinatay sa Hacienda Luisita. Oh, kaya huwag sabihin nilang mabuti ang mga Aquino. Hindi, masama. Grabber yung mga yan. Totoo. Pero well, yung feeling mo ay sobrang saya na. Oo, talagang sobrang overwhelmed. Kaya nga nag-effort ako makarating sa Manila eh. After ng therapy ko, ng therapy ko sa doktor ko, nagpalakas ako para makarating lang dito. Saan pa kayo galing, madam? Pero na Tarlac. Pero nag-stay ako dyan sa Project 3 sa pamangkin ko. Yun. Hello mga kababayan. Oh, ito ngayon ang sitwasyon sa National Museum. Inauguration ni BBM. Ayan, daming mga tao. Paaga pa lang, dami na mga tao. Pagpasok mo dito, yan, tinitik lagi yung mga dala mo. Ay, sulit. So, ito yung mga, ano, sila dito na. Nay, dito na yung daan. Ay, ang sayang nito. Wala na yung signal. Oo, nawala. Hindi na tayo makapag-live. Ngayon papasok tayo dito sa loob mga kababayan para ano makita nyo rin tong loob ng National Museum. Hello ma'am, good morning po. Ma'am, can you bring me in? Yung makulimlim lang, makulimlim guys, ayan. Yan, dito lahat ang ano, daanan. Isang line lang dito. Yung
mga kapulsa natin sa labas, talagang ano sila, buriyado sila talaga. Hello ma'am, good morning. Good morning po. Anong masasabi niyo dito ma'am sa pagpunta niyo dito ma'am? Nire-represent ko itong masaya ako dahil ang pinakapangarap ko within 36 years na buo. Kasi I am 68 years old. Kaya yung hirap ko pagpunta dito from Germany, nakarating ako dito ngayon, pati yung pagpunta dito na katricycle ako kasi walang taxi magsakay. Nag-jeep. Nag-tricycle ulit, naglakad sa underpass. At least, masaya po talaga ako. Masaya. Thank you sa mga vloggers na sumuporta kay President Marcos Jr. Galing pa kayo ng Germany, ma'am? Galing pa akong Germany. Okay. Anong pangalan niyo, ma'am? Joy Basman. Joy? Joy W-A-S-S-M-A-N. Wasman. Ah, okay. Pero ang pronunciation, Basman. Joy Basman. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Sa bawat isa sa inyo na tumulong at ng bahagi ng oras, kakayahan at galing sa kampanya itong last week ng kampanya ay nagsagawa kami ng tatlong meeting de avance, isa sa Visayas, isa sa Mindanao at siyempre sa Luzon. Iniisip namin noona, mukhang mahirap dahil sa maikling oras na meron tayo para makapaghanda. Pero naging posible naman dahil na rin sa nagkakaisang kilos ng ating mga volunteers at parallel group sa bawat mga. Pasasalamatan ko rin ang ating mga kaibigan sa local government, mga gobernador, mga mayor, barangay captain na nagpakita ng kanyang suporta at pakakaisa sa unity. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin, sa inyong mga probinsya at lokalidad at siniburong maayos ang patakbo ng ating mga rally at iba pang mga campaign activities. At paroon ay inyong pagkampanya at yan ang nagdala ng napakalaking boto na aming nakanta. Maraming salamat. Gabi, pusong nag-alay ng kanilang pagtanghal sa entablado ng unit team, mabuhay po kayo at ipinakita niyo muli ang galing at ang husay ng Pilipino dito sa ating mga performance arts. Na alala siguro natin ulit na ang Pilipino ay napakagaling at may pinakita niyo ang galing. Memoryado na nila yung i-Android, memoryado nila yung speech ko dahil yung live stream ninyo ay nakita ninyo ang lahat. Ngunit sila yung hulating pagin. Salamat sa inyo upang mangyari ito. Magmahal sa isa't isa. Kung tayo tuluyang magmahal sa Pilipinas, sama-sama po tayong papangon muli. Only the beginning of a new chapter. Si Sando naman, ganun din. Hinahanda na niya ang opisina niya sa Congress. Excited na excited din bilang neophyte congressman. Yung dalawa ko pang anak, dahan-dahan. Ito nga mga kababayan, si Atty. Acosta. Super bait ni Atty. Ayun na po. Ramdaan natin.
Today, magkasama-sama tayong lahat para sa ating pinakagintay na araw. Para sa inauguration ng 17th presidente ng Pilipinas. So, samahan nyo kami today. Together with the BBM youth of the Philippines. There you go. Thank you so much, guys. Thank you, thank you. Ito na mga kababayan, 9:27 na. Dito lang muna tayo. Sarado to, 9:30. Ayun oh, hanggang 9:30 lang to mga kababayan, no. 9:27 na. Daanin po. Ayun, kaya yung mga iba tumatakbo na na tumatakbo ila. Hoy, hoy, hoy. Ayan na, isasarado na yung gate. Alas 9:29, yun na, 9:30 na. 9:30 na, ikukulos na to. Ayan o. Ayan na. Ayan na, malapit na isara yung gate. Alas 9:30 na. Ayun si BBM Junior o, oh. Yung bata-bata na yan. Hawak-hawak pa ni tatay, 1986. Ngayon mga nagdami, tatara na namin yung gate. Hindi na kayo pwede pumasok. Ayun. Ayun. Sige, pasok na lang ako yung mga nagdami. Sigurado na dito. Sinarado na mga kababayan o. Ito na mga kababayan yung mga nakumpis kanila na bawal. Yan o. Matulis, kahoy, papangu, alcohol, plastic bottle na tubig. Yan, ito na yung mga nakumpis kanila mga magbayan. So ito, bawal talaga ito. Intelvin, bulvin, bawal. Dahil matulis na bagay. Kasama sa media. Subscribe lang niya, makikita niya. Ito na mga kababayan, sarado na itong gate. Bawal lang pumasok. Ito yung mga kapulisan natin na nag-guide dito sa mga pumasok. Pagod. Pagod na yung mga kapulisan natin. Ito na yung hindi na pinaayagan na pumasok mga kababayan, no? Ito nila ang pumasok, hindi na sila pinaayagan. Bawal na. Ano po yung hiling nyo? Ano po yung hiling nyo?
Gustong pumasok, talagang bawal na talaga mga kamabayan. So yan, sinisita sila ng mga pulis. 9:30 sarado na to eh. Gusto nila pumasok dito. Yan lang. Yung mga ano, nakapasok dyan, maaga. Maaga sila pumunta. Ayan, kurdyado na to. Wala na po pumasok talaga, wala na po. Oh, ayan, ayan o, oh. Ina-announce na ni sir. So, hindi na makakapasok po. Yan yung mga nandyan. Kuryado din ng mga pulis dito. Hindi ka basta-basta makapasok dito mga kababayan. Pero sabi nila, ano, hindi sila alis. Kahit ano, bawal na pumasok, dyan lang sila. So yan, hindi ka dahil ano, talagang sine-checkpoint ka ng mga pulis dyan na papasok dyan, hindi ka basta-basta makapasok. Mga busing, ito po ay linya ng mga kontrol ng pulis. Ito na mga kababayan, yung mga hindi pinapasok, ikaw nila BBM. Ayun na. Ah, hindi, ano? Ayun na, papapasokin ba sila o hindi? Okay,
Yung po ang order sa atin. Ano po? Hindi po kami may gusto nito. Pasensya na po kayo, ha? Huwag po tayo magulo. Huwag lang tayo magulo pa rito, ha? Huwag na po tayo, ha? Hindi na sila pinayagan na makapasukin. Dito po! Pwedeng tunakay sa likod! Huwag na yung antay na magtunakan pa tayo. Dinaramdam ko po. Tunakay sa likod. Yun na, talagang bawal na mga kababayan yung mga gustong pumasok. Ito na, nagre-ready na yung mga kapulisan natin, mga pangarang nila. Officers, wait for instruction! Nagre-ready na yung mga kapulisan natin na pangarang. Ito na yung mga hindi na pinayagan na pumasok dito. Ito na mga kababayan, ito na yung totally lockdown. Hindi na pwedeng pumasok sa loob, hindi na pwedeng. Ito ngayon ang sitwasyon dito. Bawal nang pumasok. 9:30 ang ano nila yung close. Yung mga nakapasok doon, maaga pa sila, nandiyan na sila, kaya nakapasok sila. Ngayon, ito gusto nilang pumasok, pero bawal na. Ano na, lockdown na lockdown. Ito na mga kawan, bawal lang pumasok. Pero pwedeng lumabas. Pag lumabas ka, hindi ka na papapasok. Walang oras nila, 9:30. Kahit media, hindi nila papapasok. Thank you.
Hello mga kababayan, ito ang tips namin sa inyo, yung mga gustong pumunta dito sa National Museum. Ano na, bawal lang pumasok dito mga kababayan, no? Pag kayong mga gustong pumunta, huwag na kayong ano, pumunta, sayang lang ang pagpunta nyo dito dahil ano, hindi na kayo mapapasukin. O ito, ito ang tips namin sa inyo. Yan, gurdyado ng mga pulis dito. So ito yung mga gustong pumasok, hindi na sila pinayagan na pumasok. 9:30 ang cut-off nila na pag ano dito, yung pwedeng pumasok. So, yan, o kaya yung mga gustong pumunta dito, hindi na rin kayo mapapasukin. Yung mga nasa loob, pag lumabas na sila, hindi na sila makakapasok. Kaya gurdyado ng mga kapulisan natin sa gate.